Yun naman talagang ating programa dahil tayo sumusuporta sa ating Pangulo na walang iba si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangan magkaroon tayo ng food security. Tulad ng kanyang pangarap na sana ang lahat na pamilyang Pilipino ay magkaroon ng sapat na pagkain sa hapag ng kainan. Personal na naghatid ng cash assistance at gardening tools equipment, the House Deputy Majority Leader at TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. katuwang ang Department of Social Welfare and Development, Department of Education, Local Government Unit maging ang Barangay Council sa Lawigan ng Camarines Sur. Ang cash assistance, garden tools at seedlings distribution ay isinagawa sa bayan ng Bula nitong Hunyo Gis at sa bayan ng Ragay nitong nakalipas na 11 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon kay Congressman Teves, malaki ang suporta nito sa programa ng Department of Education na gulayan sa paaralan at sa katunayan aniya, halos 8 eskwelahan na ang nabigyan sa Camarines Sur. Aniya umabot na sa 380 ang total areas na nabigyan sa buong bansa at inaasahan na mas marami pa ang mabibigyan sa patuloy na pag-iikot at pagbisita ng TGP party list sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ito, ipinagsabay na natin. Unang-una, namimigay tayo ng mga garden tools at mga seedlings, fertilizer sa ating mga pinupuntahan. At sinasabay na rin natin ng pamimigay ng assistance to indigent or minsan nga tupad. Binigyang diin ng congressman ang mga pamamaraan kung saan maaaring mas maging epektibo ang mga programa at paninilbihan ng mga barangay officials sa kani-kanilang barangay. Ang ini-encourage natin ngayon ay magkaroon tayo ng urban gardening sa bawat area. Kaya yung sinasabi ko kanina na mahigit 300 na area o lugar ang akin nabigyan, kasama na po doon ay yung mga barangays at mga schools. Hindi lang puro eskwelahan po ang ating mga binibigyan ng mga garden tools, kundi meron din po tayo mga barangays na mga binibigyan para encourage sila na magtanim. Kasi nakikita naman natin, kung maraming mga gulay sa inyong lugar, hindi nyo na kailangan pumunta sa ibang lugar para bumili doon. Hindi naman pinalagpas ng congressman na ihatid ang magandang balita para sa mga residente, hindi lamang sa mga naturang lugar, kundi sa buong Pilipinas, ang patungkol sa presyo ng bigas na kanyang ginagawa ng paraan na maibaba ang presyo na tiyak makakatulong sa mga magsasaka pati na rin sa mga mamimili sa bansa. Ayon sa kanya, ito po ay napakagandang balita, sasamantalain ko na yung bigas po ay ginagawa na natin ng paraan na bumaba po ang presyo from 50, maaring maging 29.90 or 31 pesos per kilo. Dapat isubsidize ng gobyerno na wag bababaan ng bili ng NFA na ang palay ang mga farmers natin, nang sa ganon, mainganyo natin ang ating mga magsasaka na patuloy na magtanim. At yun kasi, unang-una naman, ang sinusubsidize natin, binibigyan natin ng libreng fertilizer ang mga magsasaka, hindi na kailangan yun. Ang kailangan na lang natin ngayon dito ay bilhin natin ng mahal, tapos ibenta natin ng mura. Dagdag pa nito, dapat lamang na unang binibigyang pansin ang mga local farmers upang mas lalong ganahan ang mga ito na magtanim ng palay dahil maganda ang presyo ng pagsasaka. Binigyang linaw din nito ang batas na kanyang inihain na kung saan malaki ang maitutulong sa mga mamamayan upang bumaba ang presyo ng gamot sa bansa. Ang batas po natin na hinain ay sana yung lahat ng bumibili ng gamot tanggalin nila yung 12% value added tax. Kung halimbawa, kung ikaw po ay bibili ng ang halaga ay 100 pesos, kung ito ay may VAT, 112 pesos na. Ngayon, kung wala yung VAT na yon, 100 pesos lang ang babayaran mo pag ikaw bumili ng isang gamot. At kung ikaw ay senior citizen at may discount ka pang 20%. Kaya malaking bagay yon, mawawalan ka ng 12% tax.
Samantala, masayang ibinalita ng congressman ang kanyang ibinigay na milyong pondo sa mga ospital sa Bicol, kabilang ang Bicol Medical Center, Mother Seton Hospital at iba pang ospital sa Camarines Norte na kanyang pinaglaanan ng pondo na tiyak mapapakinabangan hindi lamang ng mga kabilang sa organisasyon ng TGP Party List kundi maging lahat ng nangangailangan sa bansa. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente, barangay officials at maging ng Department of Education sa tulong pinansyal, garden equipment at personal na pakikidaupang palad ng congressman sa lalawigan ng Camarines Sur. Gladys Romero, BHTV News.